magiging ano eh. Magiging problema, no? Oo. Pero hindi ko masyado na gusto ng Thai grill do. Feeling ko akain na lang sana. Pero nangyari na eh. Ito na. Feeling ko kasi ang setup lang dito for the Thai grill was just to soak up damage coming from the marksman. The marksman eh, no? Yung ano dito, yung Harley dito ni Chico ang kailangan tignan sa camera. Kung paano gagalamayin to ng Omega. Here comes it with the early ejector. Tatapakan nila ata yung traps dito. Pero hindi niya na magagawa dahil na nangyari na. Natapakan na. Tignan natin kung kaya niya bang gawin yung ginagawa niya kanina. Let's see. He will pop the ejector shield. Hindi. And Chani lang ang gagawin dito ni Mr. Heat. Meanwhile, support ka agad si AGZ at si Ace. The Triple H is still in the mid. Hindi na rin sinubukan ni Heat eh. Kasi yun nga talaga eh. Kailangan mo lang talagang dikitan yung purple pa. Pero medyo malalim si Formace dito ah. So, now, ngayon, ang pinaka ano natin dito is yung early game talaga ng Todak. Medyo maganda yung aggression nila rito. Pero delikado si Iwan. Ay! Grabe no, sumasama kagad yung gold laner ng ano, Omega, si Cortese. Gera kagad. Well, magigets mo, nagigera kagad eh. Kasi nakaano si Cortese eh. Naka-weakness finder. Kapag yan yung ano mo, kapag yan yung talent mo kasi bilang marksman, kuya Rob, gera ang gusto mo eh. Pero ito, speaking of gera, Yel Hayes, with the strangling defensive movements, was able to survive the potential death. Yun talaga yun eh, no? Yung panligtas sa Silvana. Muntikan siya doon, ha? Pero, yeah, I like it with in terms of the damage dito. So, yung early lang naman dito ng Omega, yung medyo magiging tricky talaga. Kailangan lang nilang i-sustain. Pero once mag-hit naman dito ng level 4 si Hadjis, tingin ko sasabay. Sasabay sila rito. Kasi ang ganda rin naman ang combination dito ng isang Jawhead and as well with the Silvana. And ang magiging purpose lang naman, Silvana is gonna stay on the mid lane. And ang iikot lang talaga dito is Heat, providing assistance sa mga side laners nila. Ang mahirap dito, Kuya Rob Luna, sa tingin ko kasi, ano eh, hindi kagad makakuha ng initiation itong Omega na kay Kuya Hayes ang bola. But there you go, another arrow. Wala silang pang counter dito eh. But Siko is falling low. Hajizi was able to get him na shutdown dito, main jungler ng Todak, as Yelly Hayes and company trying their best. Nakapatay si Kurt! Oh my God, Kurt! Getting the Benedetta in the bottom side. Ano yun, Kuya Rob? Oh my. Hindi natin in-expect yun kasi given na yung Benedetta ang hirap niyang mahuli. Pero maganda yung ano ha, yung exchange dito for Omega Esports. Nakuha nila yung jungler, nakuha pa nila yung Benedetta. And yeah, I may say, maganda yung exchange. That's a good start para sa isang lineup na malakas for the late game. Oo, kasi even though nawala si Hayes, he is the mid lane. Well, malaking kawalan yun. Pero the fact na nanalo si Kurt doon sa bottom side, ibig sabihin, yung gold ni Kurt, magdidire-diretso. Kasi yep, pwede niya gawin doon, i-push kagad para umabot yung Miyu cannon doon sa tore ng kalaban. Mawala yung cannon at hindi umabot yung Benedetta. At makukuha pa ni Kurt yung crap coin. Oo, yun yung pinag-uusapan natin kanina na heavy emphasis on the side lane. Na pagka nawala ka agad doon, ang laki difference nun sa kaharap mo doon eh. Oo. Diba parang kahit sabihin na natin isang siege minion lang yan, that, ano yun eh, buff yun eh. That's twice the XP or twice the gold. Well, definitely that's gold. That's on the gold lane ng 1-1. Yep. Ang mahirap dito, nag-level 4 na kagad dito si Super TC, given na hindi pa siya, hindi rin siya, ano eh, hindi rin siya sinazone out eh. Diba? So, hindi siya sinasama nung Selena, mas nagpo-focus yung Todak dito kay Hajizi eh. Yun. Mas nagpo-focus sila sa fact na si Hajizi bawal makapag-farm. But again, the problem of Team Todak is that napita si Siko. Oo. So dalawa, a 2-for-1 exchange, like what you said, lumamang ang Omega dun sa trade. Kasi mas maraming nakuha yung Omega, pwede pang gawin ng Omega dito, abangan yung next buff. Oo. Tapos kunin, kasi pabuhay pa lang si Siko eh. Yes, and I may say, for the side at least ng Todak, hindi nagiging maganda yung laro ni Moon. Kasi siya yung pinaka-ano talaga eh. The only thing na nagme-make sense ngayon dito si Moon is yung nag-nalish niya sa umpisa dito. Nag-level 4 nga agad si Chico for problema. Kumbaga, ang threat for the Harley is as pag-hit niya agad ng level 4. Kumbaga, kung ikaw gagamit ng Harley, gusto mo agad maka-easy kill ka agad eh sa mga squishy hero. Yeah, pagkakuha mo ng buff, ng blue at saka ng red, pag level 4 ka, pitas ka na kagad dun eh. Yes. Yun yung main mission mo. Wala ka ng ibang jungle na kukunin eh. Mm-hmm. Lalo na kung jungle ka eh. So, kailangan either level 4, dive ka agad ng tore. Pagka-dive mo ng tore, kill kayo ng isa, kuha kayo ng energy shield. Kasi ang problem, namatay sila. Yun yes. And I may say, malaking factor dito yung ano, yung Jawhead ni Hit eh.
Kasi kahit yung sa ano, yung suporta niya doon kay Curtis sa umpisa. Oh, kaya one of the reason bakit hindi umaano kagad yung Benedetta. And nasabi mo rin kanina, no, na si Curtis sumasama agad. Kasi hindi rin niya afford na magstay doon sa Golden by himself. Tagilid siya doon eh. Pero magstay siya eh. Ngayon, na medyo nagkaroon siya ng konting advantage, nalamangan niya kagad doon yung Benedetta. I may say it, really game for Omega Esports talagang ano eh. At saka parang lugi kung isipin mo, lugi Benedetta sa 1-1 pa lang. Pero, paano ko nasabi? Kasi yung Benedetta, di ba may mga slice and dicing siya? Oo. Pero yung 1-1 kasi, kaya niyang iwasan yung slice and dicing, makikita niya kasi saan mag-dash eh. Yes. So, pwede siyang promatewalk eh. Sa Alecto, pwede mong ano, tama ka naman doon. Pero tingnan na, ewan ko, baka magaling lang talaga si Kurt, no? Mm-hmm. Pero si Chico, malalim dito si Hit. Malalim si Kuya Hit, pero vision lang. Ang naging trade doon, patay it's gonna be Dieter. I guess okay pa rin naman, pero laban pa rin dito ha. Oh my God! Pro ng Omega Esports. Laban talaga, vengeance para kay Genji dito. Let's see kung sobrang lalim pa nito. This is Vision. These are four heroes for the side of Oka Todak to get Genji and to get Hit. That is a good trade for Todak, I should say, Robluna. Natabla nila yung gold. But the main plan here for Omega is to create space for a GZ at saka kay Curtis. Oo. Pero I may say, Manjin, hindi pa enough yung aggressiveness na pinakita nila. Pero it's a good start for the side of Todak. Ang nagiging ano ngayon dito for the side dito ng Todak squad is yung kanilang lapu. Ito yung kailangan bantayan dito ng Omega Esports. Kasi itong lapo na to, once it gets its sustainability and damage, itong dalawang marksman na to, mamumblema to. Even on late game, masakit itong lapo-lapo para sa kanila. Yun talaga yung pinaka main plan dito ng Todak eh, palakasin si Stu. Meanwhile, sa Omega naman, it's Curtis and GZ. Nahihirapan ngayon ang Triple H kumuha ng mga tempo. Robluna, magre-reset ang game. Mm-hmm. Third turtle of the game, level 6 na karamihan. We're now looking at the items right now, if ever. Doon magkakalaman sino lamang. Pero mukhang ito ang lamang. Omega with and an almost pick off. Isa na lang! Nabitin pa nga, Kuya Rob. Nabuhay siya dahil dun sa region. Nag-pop like 160 na HP. Yun yung reason ba't hindi siya pa napatay doon ni Hit. And Kenji still barely alive onto the top lane. Nakita mo yung damage. Lapo-lapo. Nako, Manjin. Nako, nalugi. Nalugi tayo bigla, Kuya Rob Luna. Indeed. Ang mahirap pa pala rito for the side of Omega Esports is that all their damage are physical. Ay, nako. So, pagka sinustain sila with physical death lang dito ng side ng Todak, baka kahit sabihin natin dalawa yung marks, baka hindi maging enough yung damage. Tumatagilid ang vapor, mga kaibigan ng Pilipinas. Pero let's see, Kapit Pinas, as Hit, atakin siya ngayon dito ng Deadly Magic. That is a stun. Ewan na maiwan dito. Curtis lumalapit na lang. Pero magpuprock ba yung kanyang ultimate? Mukhang hindi na. Yatap si Curtis dito. Nako po. Tagilid ang babor. Hit, mga kaibigan Pulado. Siku with the purple buff. Pasok ngayon dito si Siku. As a team, Omega will just back away. Masyadong maging malalim ang Omega ng mga last few engagements, Robluna. Oo. Pinanish sila ng Todak dito. Napanish sila dito. Yung Sylvana rito, wala pa siyang enough na damage to be able to sustain nung kanyang HP. I'm not sure kung may concentration energy na siya. Pero nakita natin kanina doon, yung combination dito ni Iwan together with 4 Maze. Diba? Pag implosion, ang bilis doon. Yung AOE potential dito ng isang Benedetta, ramdam mo agad. Dama mo eh. Kasi pagka implosion mo, may setup ka agad. Ayun na nga, aray, hindi nagpo-proc kasi yun yung mahirap sa 1-1 eh. Hindi ka makakagank talaga with the 1-1, Kuya Rob eh. Given. Kasi ano eh, kailangan niya pang mastock yung mga putok-batok technique niya eh. Oo, well, it's still a Benedetta. Talagang mahirap yun hulihin ng ang gamit ng pang crowd control is gonna be the ejector. Tapos ang combination is yung normal attacks lang dito ng 1-1. Though, Omega Esports, in terms of gold, sila pa rin naman dito yung lamang. Gaya ng sabi mo kanina, if the 13-minute mark is sumasabay yung Omega, they still can take it. Pero kasi ngayon ako, Manjin, tinitignan ko rito yung Todak eh. Hindi na nga sila halos nagda-damage. Kung maga gusto nila, tatangkihin na lang nila. Depensa, bago opensa, yun ang mangyayari dito. Meanwhile, speaking of depensa, vengeance para kay Kenji dito. Oh, nadad si Kenji dito, mga kaibigan. Yung ultimate is 2. At eto na si Ewan. Siku, pay the way. Oh, tinamaan ang stun. Bitin na naman yung damage output ni Mr. Fundamental. As a Omega, will not get anybody.
Nabuhay pa ang Todak dito, but can Todak defend this? Ewan papasok dito. Implosion is still online as a team. Todak will defend the tower in the top. Failed attempt para sa Pilipinas, Kuya Rob Luna. Nahihirapan silang i-penetrate dito yung ano, yung kunat dito ni Iwa. Not makunat, oh, maku. Yun siya lang mismo yung nagzo-zone out dito for the rest of Omega Esports. Ito kasi ang mahirap dito, Manjin. Hindi ma-fully utilize ni HGC ngayon yung kanyang YSS. Kasi given, hindi naman pwedeng pala long range lang ang gagawin mo pag YSS. Kailangan mo lumapit eh. Oo, gusto mong ipalo yung espada mo. Ito mahirap sa side ng Omega. Apat na pwede mong sabihin na melee din kasi si YSS eh. So parang apat na melee, di nila kagad mauli yung Harley. Naku po, eto pa, tignan natin, Moon. At ayun, Imperial Justice will connect to one. Pero mukhang ma-setup yun para sa side ng Todak. Pero naku, Haze now falling low. Haze will fall down. Free hit dito si Kurt Easy. Tignan natin kung makapag-creepwalk pa siya. Ang inaatake nila ngayon ay si Stu. Kurt Easy, with a double, yun naman pala, Kuya Rob. Ang ganda nung emphasis nila doon on the side lane. Hit and as well dito si Kurt Easy. Talaga nag-focus sila doon kay Stu. And that's one of the reason bakit na yun nakuha. And si Iwan din kasi, siya, kumbaga, pinansin na nila yung tanke. Kumbaga, hindi na pwedeng masyado mo kaming zone out. Hindi na pwede. Hindi na pwede yung kanina mo pa kami zone out. I like it, the discipline from Omega, Kuya Rob Luna. At kung titignan mo yung items natin dito, in a while, I really think na gana pa rin yung damage output ni HGC since hindi pa siya namamatay. But here comes Kurt Tizzy. Will he pop the ultimate? Ayun na nga! Sinadya! Ay! Nabitin pa, Bobby! Kurt! Aegis! Saka! Oh! Where are you going? Clap, clap, clap! Kurt Tizzy, mga kaibigan! Kinripukan, Manjin! Kinripukan sa mukha, kumbaga para siya nagpaparampampam dun kanina eh! Sinahe ko niya eh! Iba yung bayo! Iba yung bayo, sumabay lang sa bayo, sarap sa pakiramdam, sabi ni Kurt! 4-1 para kay Kurt Tizzy! Bira ka makakita ng ganung 1-1 para yung umaarap ka 1-1! Kasi yung iba dun, nakataas na yung kamay, wala na! Pero saktong-sakto yung paggamit ng Aegis, yung pag-iwas doon, pumugak-pugak eh! Pumugak-pugak! At saka nakita mo yung proc ng Aegis, max ano yun, max shield ng Aegis yun! Exacto! Kasi the more damage na nawala sa'yo eh! Saka hindi lang yun eh, hindi lang siya inabuhay, pero mamaya na yun dahil si Iwan na, Iwan sa gitna! Ang ganda pala ng setup, ayun na nga, pumugak! Rock, pumugak! Ay! Nandito na ngayon si Kuya Formace! Psycho lang para kay Kurt Easy! Omega Esports now getting the tempo na gusto nila. Nabawi nila yung kalugian kanina, Kuya Rob. And I may say dito, Kurt Easy and HGC doing their best ngayon on their side. Pero I may say, itong 1-1, ito ngayon yung nagiging sakit ng ulo ng Todak Squad. Ayan, alam mo, speaking of sakit ng ulo, masakit na ulo ni Siko eh. Nako, kailangan niya na tatawagin ng sex bomb, Kuya Rob. Dahil masakit na ang ulo niya. Nako po, si Formis na baliw na. Uy, na-shutdown dito pero okay lang. That is, of course, ang ganda nung sakto. Kill. Sakto lang. Nasaktuhan nila kasi doon yung eye for an eye. Naiwan doon sa may tore. Sige, Kurt Easy, and that's a good kill, ha? Para sa side ng Toda. Kasi Kurt Easy dito, talagang tuloy-tuloy na yung nagiging farm niya. Pero si Kenji, hindi natin pinapansin. Sabi natin, Stu ang last ng damage ng Lapu-Lapu. Pero in terms of sustainability, yung Thamos pa rin yung namamayagpas. Talaga, ang gagawin lang kasi ng Thamos yung Kuero, ilalagay niya lang yung site niya. At saka ano talaga to ni Kuya Kenji, kahit nakapikit si Kuya Kenji, kaya niya laruin yan. Kapiksado niya yung Thumbs eh. Pero eto ang nagiging dilema ng Todak, Bobby. Even though napitas nila si Kurt Easy, sa tingin ko, may isa silang hindi nakikita. Ano yun? Ang nag-iisang KDA machine. Tignan mo ang kanyang KDA ngayon, Kuya Rob. 60% kill participation yan. Nasold ko yan. 4-0-2. Tama ka naman. Kasi 10 yung kills nila and with a 2 assist. 60% nga yun. More than 50 yun. Ibang klase si Kuya GC talaga, eh, no? Pag carry. Pero ang ano kasi, no? Pinag-uusapan natin si Chico kanina. Sabi natin siya yung pipick up sa mga marksman. Siya yung magdadala ng tempo sa early game. At hindi niya nagagampanan yun. Hindi niya nagagawa eh. Kasi sumasakit yung ulo niya eh. Oo. Binapalagpag siya ni GC. Ayan na nga. Op! Ayun pala yung setup, no? Imperial Justice in. Lumabas yung camera natin. Hajizi, kanina ka pa. Sabi dito ni Formace, Hajizi, mabubuhay pa siya? Hindi na. Pero kamuntikan pa si Formace dito. But Formace, pulado, hindi tumama yung spirit dito. But Formace will fall down as he will figure out the eject will be pop. That is the knockup. Siku with the cards. Kenji, naiwasan ang bisang arrow dito. Yung sights andun pa rin. 4-on-3 situation is the game. Mid lane is the name.
Todak right now going in, but that is the defense na meron ang side ng Omega. Todak will just go to the Lord. Can Omega get this? Can they contest, Kuya Rob? Pwede nilang i-contesto, and they kailangan nilang hindi nila dapat ibigay ng madali ito, kasi si HGC hindi aabot for the retry dito, and alaray ng Omega sa likod ni Elias laban kay Moon. Ala, aray, naku, baka yung Elias to, sabi ni Hayes, as the Lord is now 4K, 3K, sino mga kalasin dito? Naku, nakuha ni Siku, sumakit ang ulo mo, pero ayun, kanina ka pa, sabi ni Eli Hayes, double kill para kay KDA Machine, pero Team Todak will get the Lord, pero mukhang hindi ata nila to magagamit, Kuya Rob. Hindi nila yon magagamit, and pinilit na talaga nila yon, Manjin, kasi kung hindi nila nakuha yung Lord doon, mapubuhay na doon sila, HGC. Yes, nakuha nila dito yung Lord, pero almost wipe out para sa side dito ng Todak. Pero this is still gonna be a reset, Manjin. Okay? So, ang mayari dito, pantay pa rin yung laban natin. Late game tayo rito. Yung gold, magkadikit lang. Pero ito na. Yung sinasabi mo, 13-minute mark. Nako, lumagpas na, lumagpas na. Nasa Omega na ngayon ang bola. Ito na, Bobby. Team Omega. With, of course, the opportunity to get that 2-0. Ayun, 1-on-1 with the great one. Ow! Shake it and bake it. You can't do that to me. Grabe iba ka na. Iba klase. Iba ka, essay. Nakita mo yung mga shaking and baking na ginawa ni HGC doon? Grabe si HGC doon. Lugi na lugi. Biruin mo, bihira ka makita ng Benedetta na malugi sa isang 1v1 situation. Nang pero, high SS. Kasi meron na yung skill ng Benedetta, may tinatawag na eye for an eye, yung pari mechanic eh. Mm. Pero yung biruin yung ginawa niya, JC, nung nagpari yung Benedetta, hindi niya inatake. Hindi. Sinay ko Melendez niya. Tin-raiselessan niya lang. Kumbaga, iniwas-iwasan niya lang eh. Oo. I may say, talagang top tier ngayon ang laro dito ng Omega. Nasa A-game sila rin. Sa A-game. Kumbaga sa boxing, Kuya Rob Luna, nag-boxing sila dun eh. Oo. Ang ginawa kasi niya noon, ang ginawa dito ni Formes, lumep, jab, right hook, at dinodgeballs niya lahat eh. Dinodgeballs, sabay, dumi MC roll, tapos nag-slow-mo, ipo Makanochi. Ay, pwede. Ganun yung ginawa eh. Oo. Ibang klase, Kuya GZ. 7-1-3, Kuya Rob Luna. 10 kills in total lang na yung ambag. KDA machine talaga. KDA machine. Pero ito na. From that position, Manjin, lumamang agad ng 4,000 dito ang Omega Esports. And for Todak Squad, kinakabahan na sila dito ngayon. Kapato na yan. Kumbaga, yung early game potential nila, yung nawala. Momentum na nakuha nila, nawala na. Yung damage nila dito, nagagaling na lang kay Formes. Si Stu, hindi na rin siya ganun nagmamatter. Si Chico rito, hindi niya mapuntahan yung likod eh. Kasi masyadong maingat yung Omega Esports dito, given yung mobility ng kanilang mga marksman, mahirap din talagang ulihin. Sabihin na natin, ma-deadly magic mo sa likod. Hindi ka naman siguradong matatamaan mo ng mga baraha mo. Kayang iwasan yun eh. Naku, Kuya Rob Luna, nag-fail dito yung execution ng Todak. Dapat talaga early game makuha nila yun eh. Kasi yun talaga yung plano eh. Get the arrows coming in. Natodas yung Todak. Oo. Mamaya pa totodasin. Masyado ka na mga-excited. Ito na. Kanina, 1v1. Sabi ni Kuya Kenji, yun lang makaya mo, Haji. Baka di mo kilala si Clutch Time Kenji. Yan eh. Ay, nagtatago na sila, Kuya Rob. They know. No, nobody will know. Oh, takbuhan na. Dito na si Gord DC. Ay! Sino yung natake dito? Wala, kalma lang. Sahay ko lang. Ang ginagawa ngayon dito, Manjin ng Omega, eh, sinushove na lang muna lahat ng mga minion wave on each respective lanes. That's most specifically yung top at yung gitna. Oo. Kasi ang susunod na teamfight talaga natin dito is once lumabas yung level 2 na Lord. Eto na, 17 seconds. Actually, yung ginagawa rin ng Omega, tama ka dito, iniintay nila. Eto yung lugi, yung Todak. Mm. Yung Mountain Chakirino. Kasi kita agad yung kanilang mga pwesto. Nalalaman. Kahit na alam mo, sabihin mong ninerf yung cooldown ng Mountain Chakirino, ganun pa din yung ginagawa eh. Oo. Kita ka pa rin eh. Saka kung kanina yung napipitas-pitas nila si Elias, etong pagdating dito sa late, yung nagiging talagang utility na yung kanyang role, nahihirapan na. Yung mga mili dito ng side ng Todak, nakikiliti sila eh. Oo. Sabi pa naman nila, wag dyan. Yun na
nangyayari eh. Oo, oo nga. Kasi sabi nila, wag kanina masakit yung ulo nila. Tapos oh, ngayon, sabi wag nila, wag dyan. Oo. May kiliti ako wag dyan. Kinikiliti sila ni Elise. Pinapasakit ang ulo. Mm-hmm. Nako. 10:15, oh, Kuya Rob, 20 minutes na. Ang timing natin kanina, 13 minutes lang. Oo. Sobra-sobra na to sa 13 minutes. Probably the longest game so far of MLBB World Championships. And Omega, they're baiting out Todak. Binibait nila oh, ngayon ang Todak na lumabas sa mga luka. Pero si Sto dito, ha, medyo alanganin yung kanyang pwesto. Hop! Nakita ni Kurt! Ay! Spider sense para kay Kurt! Anako! Krumipo! Oh no! Left! Right! Ay! Left! Right! Oh! Calculated! Oh. Grabe umamba si Kurt Easy, ano? Nung nakita niya, ano agad, ipana agad. Pero ito, alam nilang nasa baba yung lapu-lapu. Aray, yan Omega na rito, trying to get the Lord dito, Manjin. Risky to, Kuya Rob, ha? Risky. Risky, Lord. Yung lapu-lapu, dumadating na, nako. Si Kuya Hit, getting the vision that they want. And now, Yelly Hayes, still defending. Buhay pa pala ang Tori ng Omega dito sa mid, kaya hindi makaangat ang Todak. Yelly Hayes with the spiral strangling. Siku. Pero malaking bagay yan, ha, Manjin, ha, yung mm-hmm, outer turret sa gitna ng Omega Esports, ha. The best thing that it can ever happen yun, eh, sa Omega. Hindi, I mean, yung positioning kasi niya, hindi mo basta-basta maiikutan yung oh, mga marksman dito ng Omega, given yung Torre na yan, nandyan pa. Correct. Even pagka nagka-anuhan sa Lord, hindi ka rin makakapag-back yung sa side na yan, eh. Oo, kaya importante talaga yan, guys. Meron nga kasabihan, di ba? Kumbaga sa basketball, the one who controls the rebound, controls the game. Ay. Sa MLBB, the one who controls the mid tower, mid tower, controls the game. Yes. Ganun na nangyayari dyan. Pero zone out potential dito, ha. Kumbaga, yung tatlong members dito ng Omega, sino-zone out yung Todak. Meanwhile, Haji, silently, kinukuha niya na yung Lord. Eto na. At hindi kaya, hindi makontest. Nako, sinahay ko pala na. Buhay yung drama yung bumalik yung buhay ni Kenji. Inubos lahat sa minions. The spell map is real. Courtesy is zero as well. Ayun na nga. Lako, lumabas na. The Swallow's Bat. Here we go. Right click, ano, normal hits pala. Para dito kay Courtesy. Meanwhile, Haji, ang dami ng easy. Grabe. Omega getting a kill for Maze. Now down, 40 seconds left. Omega now waiting for the Lord to march down the mid, and they will go to the bot. Napalapit ata si Mundito. Eto na, KDA Machine. Nako, hindi inabangan yung damage dito. But can he survive though? That is of course the Mountain Shocker. Ubos ata dito ang buhay ni Siku. Siku still alive, but Courtesy is here. Nako, tumakbo ka na Kuya Siku. In advance pa nga ni Courtesy. Grabe, patay yung hangin mga kaibigan. But Courtesy with the Vegeta movements, with the ultimate naku, killing spree. Nako po, Moon now falling low. Omega, so, this is it, pansit. Napakasakit. Omega, malakas sa umaga. The Lord is here. Wipe out. Omega, 2-0 na ba? Kaya na ba tapusin? Mukhang eto na. They will take the series against Todak sa first game ng MLBB M2 World Championships. Oh my God.